Mismo ang GMA News Team, naranasan po ang bagsik na bagyong Jenner. Malalakas na alon ang humampas sa barkong kanilang sinasakyan habang bumabiyahe sa dagat. Narito ang exclusive report ni Cara David. Malalaking alon ang sumalubong sa amin sa dagat patungong Batangas Port. Nanggaling ang aming News to Go team sa Mindoro. Alas 10:30 ng gabi nang sumakay kami ng Roro sa Calapan, Mindoro Oriental. Malaki ang barko ng Montenegro Lines kaya ayon sa abiso ng Coast Guard, kakayanin daw nito ang alon sa dagat. Pero pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, biglang nagsimulang umalog ang sinasakyan naming barko. Malakas ang hampas ng alon at naramdaman naming binabayo nito ang aming barko na pagewang-gewang sa alon. Pinapasok na ng kapitan ang mga taong nasa open air section. Malakas na kasi ang ihip ng hangin at pumapasok na ang alon sa ilang parte ng barko. Sa loob naman ng aircon lounge, pagewang-gewang na ang barko at mahirap nang tumayo o maglakad. Nakakahilo at sa puntong ito, natakot na ang mga tao. May mga nagdasal. May mga nagyakapan at marami ang tumayo at kumuha na ng life vest. Walang papanik, walang magagawan. Namigay na rin ang life vest ng Montenegro Lines. Mabuti na lang at kumpleto ang life vest ng barko, kaya kahit nagpapanik na ang mga tao, mabilis din silang kumalma nang mabigyan ng lahat ng vest. Isinuot na namin ang aming mga vest, naghintay at nagdasal. Nasa Verde Island na raw kami at kapag nalampasan namin ito, ay ligtas na kami. Awa ng Panginoon, bahagyang kumalma rin ang dagat matapos ang 2 oras. Nakarating kami ng Batangas Port, alas 3:30 na ng umaga. Para sa unang balita, Cara David reporting.